May ilang taon nang pinangangasiwaan ni Adela Tirado at ang kanyang asawang Italiano ang 10 hektaryong farm sa Cuneo, Italia. Ayon sa Pinay na Tubong Iloilo, nag-supply sila ng ubas sa winemakers at hazelnuts para sa chocolate makers. Sa kabila ng pandemya, tuloy-tuloy ang trabaho sa pagtanim at pag-harvest ng ubas at hazelnuts dito sa Cuneo, Italia, isa sa mga sikat na producer ng wine sa buong mundo. At dahil hindi gaanong apektado ng pandemya ang ikinabubuhay sa Italia, nagawa ni Adela na matulungan ang pamilya sa Pilipinas na mas nangangailangan ngayon ng tulong. Instead na nabibili ako ng mga parang hindi kailangan na bagay, binibigay ko na lang sa kanila para tulong ko sa kanila sa pambili ng pagkain nila. Katabi ng farm ni Adela ang vineyard o taniman ng ubas ng isang negosyanteng Pilipino na si Mary Flor Felicilda, Tubong South Cotabato. Dahil sa pandemya, nagsara ang kanyang agriturismo o farm restaurant na ngayon lang ulit nagbukas. Salamat sa Diyos, open na po yung agriturismo ko. Pumupunta na po yung mga turista galing from Germany at saka Switzerland. May malawak din na vineyard at taniman ng hazelnut si Alvelin Cajong, 28 years old, Tubong, Davao del Norte. Ayon sa kanya, bahagi ang epekto sa kanila ng COVID pandemic dahil bumaba ang presyo ng prutas. Dito sa farm, hindi mo ma-feel yung pandemic masyado kasi continue yung harvest, continue yung benta, pero bumababa yung mga price ng mga products like yung mga prutas. Malaki ang natutunan ng mga Pinoy na may farming business sa Italia ngayong may pandemya pa. Ang bilhin lamang ang kinakailangan para patuloy na masuportahan ang sarili at ang pamilya sa Pilipinas. Para sa ABS-CBN News, Maricel Borgoño, TFC News, Torino, Italy.